Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Kumusta po kayo? Ayan o, Miss Ka-Business by Papaya, Buknoy, and Intoy. Dalagang Bukid. Mrs. Intoy. Intoy, Mrs. Intoy. Di ba palo-palo ko pa ng puwet mo, Toy? Palo-palo? Grabe si Intoy, ano? Galing talaga si Intoy. Magkakalik. Pa? Parang si Blackjack eh. Sa mga ka-business, ang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito po tayo sa bahay nung ano nila Kuya Macario, no? Sa pamilya niya. Ito po yung bahay nila Kuya Macario. Ito yung pang-apat na pabahay project natin. Papasyalan po natin sila. Sila Ate Rosalie, yung kanyang asawa. Yung dalawang anak nila na merong autism, si Mark at saka si Deterd at saka si Hannah. Ano po mga ka-business, napanood kasi namin po yung ano, yung vlog ni Papa Dean about sa kanila, at ayun ay kaya tayo napasugo dito. Alamin natin yung istorya, ba nangyari, bakit tila wala nang laman yung kanilang tindahan. Let's go! Ayun o. Magandang hapon po. Tuloy kami ha? Opo. Ayun. Nag-intro lang ako sa labas. Oo. So ito po mga ka-business yung kanilang tindahan. Yun nga no. Konti na lang ano. Ayun na, nandito kami para pag-usapan natin kung ano yung magandang solusyon. Ano ba nangyari? Ate Rosalie, kumusta ka na? Nangyari sa tindahan natin? Naubos na po. Bakit naubos? Diyan po kasi kami siya kumuha. Pang-araw-araw namin sa loob. Dito sa bahay namin. Hindi po kasi ako nakakapasok. Oo. Yan. Bless na, bless muna. Hindi ka na nakapasok doon sa dating trabaho? Hindi na po. Kumuha na po sila ng panibang malinis po kasi nila yung full time po talaga na. Ang galit po kasi sila pag tinatawagan nila ako kasi masupong po yung dalawa umuwi ako. Wala po kasi mababa. Ayun. Eh, yung sa tricycle ni Kuya Macario. Ano pala sir, ang lahi na rin sir? Patulong araw ko lang po sa labas ng lumang biyahe ko pa sir. Kaya pa sir, ang nilangawa ko sir, oras ng kulin namin, mga bandang alas 4 po ng hapon, nagkakibiyahe po ko sa nila sir. Para target income po naman sir. Yun po ang kakakitahan mo, sir. Tatlong beses lang sa loob na isang linggo? Opo. Malaking kawalan yun kasi opo, apat na araw ang nawawala, ano? Kaya ko siya lang ginagawa ko sir. Pag-uras ng kulin namin, nagbibihay po ko sa hapon, mga alas ko po po. Yun. Medyo nadagdagan po yung kita ko kahit paano po, kamuti na rin po, kamuti. Yun lang po ang pinakakitahan mo sir. Tapos yung tungkol pala sa mga bata, na pa-check up na ba sila? Last na check up po nila sir, ano po? 2017 pa po. 2017, tagal na nun. Tagal na. Tagal na. Kailangan na pa-check up talaga sila. Mm-hmm. Eh, kailangan mapa-check up natin yan ulit. Kasi syempre, ano yan eh. O yung ano, yung nire-reseta ng mga doktor na gamot, nagdedepende yan sa edad at saka sa behavior ng bata, ng tao, no? Ang develop mga po siya ng bata sa kayang bago. Ano niya po yung pinisip? Gawa po ng kahapas na po. Ano po, siguro tatlong taon na po. Epilepsy niya. Dalawang beses po siya sinusunod sa isang buwan. Nakawa ko lang po yung buong katawan niya, bigla po siya bumabagsak. Tapos nanginginig po yung buong katawan niya, nagsisisure po. Tapos po, ano, nangingitim po yung naglalaway po. Tapos nangingitim yung dito niya. Matagal po bago nung bumalik yung lakas niya, minsan naiihin na lang po siya po. Hindi niya na po kayang tumayo. Ilang oras po yung wala yung lakas. Kailangan talaga natin siya ati pa-check. Kasi ano eh, ilan taon na po si Mark ngayon? 14 po. Tapos nung huling yung check-up sa kanya,
17 po, 9 years old po. Wala talaga po, para ma-update yung kanyang ano. Kasi sobrang hyper na niya po, di ba? Tsaka yun nga, nagkaroon ito ng epilepsy. Hindi po nga po, alam mo kung epilepsy, ano kasi, yung tibok po kasi ng dibdib niya, pag susumpungin siya, parang mabilis masyado. Sobrang bilis po na tibok. Tapos, ulang po siya, nakakulang na ng kanan yung sumabagsak. Saan po siya ipapacheck up? Anong hospital? Sa PCMC po sa Philippine, Philippine Children Medical Center po sa may Agham Road po sa may... Sa dulo lang po ng Ninoy Aquino Wildlife. Pangalaman, pwede na po na natin siya ipacheck up na kung may schedule po natin. Kung length ako si Mamu check up. And by schedule po. Pwede lang mag-walk in ng baka. Opo, pero by ano, by appointment po yun na, sorry po. By appointment. Eh, sino magpapa-appointment? Si ikaw na. Ikaw na na. I-ano mo. Tapos, pagkalimbang may appointment na, i-advance inform mo lang kami para masamahan namin kay Roon, ano? Tapos, makakuha tayo ng panibagong reseta, bilhin natin yung mga gamot, no? Eh, paano yan? Tawag nito yung anak buhay mo rito. Bali si Kuya Makario na lang ang talagang kumakayod pala ngayon. Ito bang tindahan mo? Kumikita pa yung totoo? Po, kumikita naman po. Kasi may mga bumibili pa naman po. May kumakatok pa nga po. Hating gabi. Tapos pag wala po, diretso sa baba. Kaya lang wala nang mabili. Wala na po mabili. Kasi wala nang stock. Wala na po. Hindi. Oo. Hindi. Ha? Ano yan, bay? Bigat yung bursa. Uy. Bakit? Kumukuha kasi. Ano? Ay, tinan mo yung dilato. Ay, piskat ng bata. Balik mo yan doon. Kaya pala nilapar ko. Lapar mo kaya pala naubos yung ano eh. Naubos yung paninda nila eh. Naubos na eh. Wala nga natira yung dilato. Yan, tama yan. Mag-smile lang ako, no? May papaya talaga, napaka-seryoso na nung usapan eh. Sabi mo lang tayo sa pagpasok, kaunti na lang to, ubusin na natin. Hello, alam ko kasi pinapakubos na to eh. Ubus na eh. Uy. Pagkano mag-ayos kayo, pag yan nagkulang ha. Bilang ni Hana yan. Bilang traso ko. Bilang mo yun, nak, bilang mo. Oh, hindi na, ipabatay na. So yun, sige, schedule ano, ay ano, Hana, makisuyo ako na ka. Kuha ka ng appointment. Message mo si Mama ka business, ha? Ang pumasok na yung kagwang natin, oh. Ang ano sabi mo kanina, pagka sinusumpong, oo. Pagka sinusumpong si Mark, sabi mo, nangingitim. Ano pa? Naglalaway. Naglalaway. Oh, ito. Ano pa? Nawawala ng lakas. Lakas pa hindi. Ako pag sinusun po ang kuya, ganti. Ano? Tumatawa tuloy si Mark eh. Natatawa din siya. O kami sa skin to eh. Siya na o, naka-smell na rin o. Sabi ano ko, sino kaya itong mga ito? Ikilala mo naman sila lang, di ba? Narinig ko doon sa vlog ni Papa Dins, parang may nabanggit kaya yatang ano, utang. Pauutang nila po ako ng tatay ko ng 10,000 para po. Tatay mo ang magpapautang sa'yo? Opo. Nasaan ba si tatay mo? Nasa probinsya po, kaso may sakit din. May sakit? Eh naku, eh ba't natin uutangan yung sakit pa? Sigurado po yun. Naawa mo po kasi sila sa amin. Para may makuhanan daw po. Ano sakit ni tatay mo? Ano po, may bukol po yung level niya. Saka nawawala po yung isang kidney. Nawawala? Opo. Dito po makita sa ultrasound yung isang kidney. Kidney? Kidney stone. Kidney, hindi to. Ano bang, ano, atay? Ay, bato? Bato, bato. Bato ba o atay? Yung ano po, yung isang kidney niya po nawawala, tapos yung atay niya po may bukol. Magbukol. Labas mo.
Wala po. Kinuha mo yan. Pero ito mahilig manguha eh. Joke lang po. Bukol? Hindi, yung kidney. Kidney nawawala. Kidney nawawala. Pwede pala yung ganun. Ay, eh di wala. Ano rin si tatay mo, nangangailangan din yun. Kaso naawa din po siya sa amin. Para lang na po. Dapat pa mga kabisnes, medyo nagjo-joke tayo rito kasi pinagagaan lang natin sitwasyon. Ano po? Huwag naman yung masyadong serious kasi may problema na nga. Masyado pa tayo seryoso. At least diba napapanginti sila nung ating mga kagwang. Hey, Ate Rosalyn, hindi naman po sa nangingi alam. Sa akin lang, naisip ko lang po kasi mga kabisnes, magpapahiram yung tatay niya ng 10,000 tapos tawag na ito, may sakit. Nawawala pa yung isang kidney. So, syempre, ano yun, mahirap naman yung ganun. Diba? Di ba mga kabisnes, parang yung utangan mo, nangangailangan din. Eh di parang wala rin solusyon. Kumbaga, nailipat lang yung problema din. Di ba? Kasi malamang yan, gagamitin ni tatay mo yung pera sa kanya, sa pagpapagamot niya. Di ba? Pero yun lang po talaga manisip yung solusyon sa rin. Kasi po, nahihiyan naman po ako na ano po, kasi nahihiyan naman po ako ma'am na baka pag binigyan niyo po ulit ako, hindi po rin po ulit makalago. Nakakaya naman po. Teka muna, anong ibibigay? Ibibigay saan? Anong ibibigay namin? Hindi po. Kasi kung tinulungan niyo po ulit kami na pagdating po sa tindahan, kapag hindi po ulit na palago, nakakahiya po kasi pinaghirapan din po. Mga kabisnes, maaaring siguro iniisip ni Ate Rosalie na kaysa humingi ng tulong sa amin, doon na lang sa tatay niya kasi garo po, nahihiya siya na baka halimbawang tinulungan natin ulit na mapigyan ulit ng pampuhunan o ng mga paninda ay iniisip niya baka pagdating na araw na hindi lumago, mapapahiya siya. Tama ba ako ron? Natatakot na rin po ako na baka hindi ko mapalaga. Nakakahiya po sa tumuhan ko kasi pinaghirapan din po nila yun. Tapos kumbaga nawagdas na po namin. Maring nabaliwala lang po. Hindi, siguro yung word na nawaldas, hindi naman siguro. Hindi naman kayo nagwaldas eh. Nagwaldas ba kayo? Hindi po, pero nakakahiya ka po. Eh talagang ganun, dumarating naman yung ganun eh. Na kumbaga, kangay... Hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh laging panalo, 'di ba? May time din na ano, pero siguro maging lesson na lang na yun nga ang naging problema siguro diyan yung maliban ba diyan may nabanggit kasi sa akin si Papa Dins na may utang daw kayo. Meron po yung sa ano po yung sa dati-dati pa po yung sa kuryente namin sir. Ibig po kasi nung nag-lockdown, halos pinatigil po talaga lahat ng biyahe ng rising. Ilang buwan din po yun, naipon po yung bayaran namin. Tapos nung bumalik po, ang ano po, tatlong beses na lang po sa isang linggo, hindi rin po nakakasapat yung kita niya kasi yung iba po wala namang mga pasahero, may mga nag-work at home na po yung iba. Hanggang po sa ngayon, hindi po kami nakarecover. Naipon po halos po umabot ng 23,000. Pinakunta po sa 5,600. Nagkano na lang po yung balance niya sa 5,600? So ngayon po nasa 13,200 po. 13,200? Tapos ka mo, mangungutang ka ng 10,000 pang ano mo rito sa tindahan. Tama? Opo, sa tatay lalagay ko naman po, sir, wala po siyang ano, wala pong tubo. Sabi kung kailan daw po kami makaluwag-luwag, saka na daw po namin bayanan. Eh, palakpakan natin yung tatay ni Ate, ano, Rosalie. Mabait, ano? Mabait siya, ano? So, ganito na lang siguro. Huwag mo na po problemahin yung tungkol dito sa tindahan mo, no? Bibigyan namin kayo ulit ng sa pagkakataon. Ha? Sana ko nun. Ha? Sana ko nun. Ayun. Ako sir, baka hindi ko naman po kasi mapalaw. Huwag mo isipin yung ganun. No, dapat. Isipin mo makaahon ka ulit. Oo. Dapat positibo. Oo. Diba? Tapos. Tapos sa... Mark, behave.
Pag may tumatawa. Ah, ayaw niya na may tumatawa. Huwag kayong tatawa. Di ba nung pata tayo lahat niya? Tawa talaga. Okay, okay lang yan. Masyado pong mainit kung nagaan po yung Tulungan niyo na, tulungan niyo. Tama na, anak ha. Hindi ka nakakagaling ni Papa. Huwag na kasi muna. Nag-wild na naman. Ay! Kuya! Kailangan talaga ito, ano? Hali ka dito. Dito ka sa akin. Ay, hindi ka nakakagaling ni Papa. Nangangagat ka eh. Kailangan talaga ng ano, mapa-check up. Paano ng gamot. Si Mama na. Na, kahana sa lalong madaling panahon na, kaya ano mo yung ano, schedule natin, ha? Mamaya, ano? Ano ba agad? Sige, sige. Huwag kang mangangagat, ibababa ka. Huwag ka ganyan si Mama, ha? Hindi ka nakikinig kay Mama, anak. Mama, baka? Ah, hindi na, hindi na. Hindi na, wala na karagahan, mga ganap. Hindi gumagaling siya. Oh, sige. Kaya mo siya, okay. Tapos, tanggalin mo, Rosalie. Tanggalin mo. Dito na kay Mama. Alabas na muna yung kagwang natin. Sige, nalabas na muna kayo. Nandidistract. Huwag si Papa kagatin. Mark, bless na muna, bless. Bless muna sa akin, bless. Oh, bless muna, bless. Yay! Yehey, mabait si Mark eh. Mabait. Oh, behave na, behave na. Sige na. Behave na. Sige na, behave na. Sige na. Yehey. Pare, nik. Behave na ha. Okay. Yehey. Behave na si Mark. Behave na. Hirap ng ganitong sitwasyon, ano po, mga ka-business, ano. Kaya mahirap yung, ali, yung taba nito. Baba na. Mahirap mag-judge sila to Rosalie. Hindi man nila na, yun nga, ganito man yung nangyari doon sa tindahan. Pero ano po, hindi biro yung pinagdadaanan nila kasi ikaw man mismo, ganyan, dalawa yung anak mo may problema, ano? Yung damdamin lang yan, napakahirap sa isang magulang na ganyan, nakikita mo yung mga anak mo na ganyan yung sitwasyon, di ho ba? So, yung pagbibigay ko ng, ano, pangalawang pagkakataon, mga kabisnes, unawain nyo po sana. Bigyan natin sila ng pangalawang pagkakataon na makabuelo ulit ano po sa kanilang kabuhayan kasi kailangan ng pamilyang to, mga kabisnes. Sige. Pag nakakarga, hindi nakakarga ha, bababa na. Huwag kasi yung puro. Bait na lang eh. Ano, siguro magpapaalam na kami. E ano muna natin, pakalmahin muna natin siya. Pakalmahin muna natin. Ano, dito ka muna. Labas ka muna. Ay, gusto mo lumabit kay Papa, tapos nangangarap ka. Sige na talaga na, huwag na mga mangagat ha? Sige.
Eh, isa ko tubig, tubig, ayun, tubig. Ay, tubig. Ayun, tubig, ha? Ayun, tubig. Tubig. Sumasakit yung dibdib namin pagka ganyan. Ibiro yan. Mahirap po. Yung binabanggit nga po pala mga kabisnes doon sa comment section na dapat daw lagyan ng rehas yung magiging kwarto nila. Kinausap din namin sila kanina pa bago tayo magsimulang ano po, tawag nito hindi rin obra kasi may pagkakataon inuumpog niya yung ulo niya. Kaya kung may rehas yan na baka magkasugat-sugat yung ulo niya ni Mark, kailangan talaga yung mababantayan. So ang pag-asa natin mga kabisnes, yung mapa-check up at mabigyan ng panibagong mga gamot. Yun ang ating pinaka-pag-asa. Tsaka syempre yung prayers, no, sa sama-sama nating ipag-pray. Mamaya na po tayo alis, pakalmahin lang natin. Huwag natin iwanan na ganito yung sitwasyon ng ano, mag-anak. Ano bang gusto niya kainin? Mark, gusto mo to, be? Eto. Ano ba gusto niya? Bawal daw po sa kanya sa matamis. Bawal ang matamis. Tapos daw po yung bunyi na sukal na po mga pagka-trigger run. Ay, ganun? Bawal sa kanya sukal lang. Sa mga kabisnes, medyo kumalma na si Mark. So ano, Ate Rosalie, tsaka Kuya Macario, ganito na lang po. Sa lalong madaling panahon, kailang makakuha tayo ng schedule, no? Doon sa ano, sa pagpapa-check up natin. Tapos yung ukol doon sa nihiram mo sa tatay mo, hindi naman sa pinangungunahan kita. Advice ko lang sa iyo, kung pwede, anuin mo rin yung sitwasyon, alamin mo rin ha, baka mamaya nang dahil sa syempre lumapit ka sa kanya, nahiya siya sa iyo, di ba? Pero kailangan niya rin talaga, di ba no? Kasi nga pampagamot niya 'yon. Ngayon, huwag ka mag-alala. Yung tungkol dun sa tindahan ninyo, ibabalik natin yung mga paninda nyo ulit, ha? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa man. Kasi talagang ganun ang buhay, ano? At huwag ka mag-alala kasi naunawaan ka naman namin. Okay? Ha? Oo. Tapos yung nabanggit na pagkakautang doon sa 5-6 ba yun? May 5-6. Pali magkano na lang natitira noon? 13,200. Lagay ko yun na lang ang ano, hulugulugan ni Macario doon sa kinikita niyang pang tricycle. Ano? Yung tungkol dito sa tindahan, huwag mo nang alalahanin, ha? Huwag mo nang poproblemahin yun, ano? O, sige na. O, yun. Mark, bless na ikaw, bless na. Bless na, dali na. Behave na. Sabi mo, Mark, salamat po. Sige na, Kuya Mac, at para makapag-ano na kayo dyan. Salamat po, sir, ha? Oo, walang ano man. Message na po ako kung kailan tayo alis. Ha? Ana, ingat. Maraming salamat po. Kasi hindi niyo po kami iniiwan, naunawaan niyo po yung aming sitwasyon. Nakakahiyaman po, pero kailangan ko po talaga lumaban. Ito lang po talaga yung paraan ano, para makalaban ako sa buhay, mabantay ko mga anak ko.
kasi kailangan ng nanay. Kasi nga, yun nga, no, yung nabanggit kanina tungkol dun sa lalagyan ng rehas yung isang kwarto para hindi sila makalabas, para makapaghanap buhay ka. Hindi rin po ubra, no? Inuuntog niya po. Oo, yun, inuuntog niya. Tapos pag, halimbawa po, kasi pag, kailangan po talaga po mababantay sa kanya. Kasi bigla po siyang, pag sinumpong po ng epilepsy, bigla po siyang nawawala ng malay, natutumbo. Baka po lalo mag-disgrasya pag may bakit. So yun, obserbahan natin yan, mga kabusiness, kapag halimbawang napacheck up na natin tapos may panibagong gamot na, may awan Diyos, magbabago yan. No? Pagka may ano na, may gamot na tsaka yung resetahan ng bago, napacheck up po. Ano po. O sige na, pumanatag na kayo dyan. Huwag na kayong mag-alala, ha. Gawa natin ang paraan yan. At kay Papa Dins TV po, maraming salamat sa mga kagwang po, sa lahat po. Saka huwag kayong mawawala ng pananalig sa Panginoon Diyos. Lagi kayong magpipray. Ha? Okay? Sige na.